And we are back sa ating Civil War Season 2 Draft Day. And now kasama ko yung newly acquired member ng Civil War, si Master Nate. Oy. Together with the captain and the foundation of 8D, si Sir Mike himself. Before we go to the draft, mga pare ko eh, ano ba yung hinahanap nyo sa pick, for the first pick, I mean? Yung ano, versatile, lahat kaya gawin. Ay, lahat kaya gawin. Lahat kaya ano. Ano? Oo, no. Ano, so, ano? Lahat ano, lahat kaya laruin. PUBG, ganun, CSGO. Lahat ng position. Yung pinaka-kompletong player, ata. Okay. Yun yung gusto nang sabihin ni Mike. Yung pang-kompleto sa ano namin. Kumbaga yung sentrum player nyo. Mm. Yan. Pero di-sponsored to. All complete. Okay? Yep. Parang ganun ang hinala natin. So, dalawa kayo nag-usap dun sa pick na yun. Oo. Anong nararamdaman nyo pala ngayon na meron kayong dalawang picks for this draft day? Okay ba sa'yo yun? Napakasaya. Napakasaya. All according to plan. So, kahit na nag-80 kayo ng first season, ngayon, optimistic kayo sa upcoming season. Oo, pass na yun eh. Bawi tayo dito sa ano. <kasi. laughs> O nga naman, pass na nga naman pala yun, no? Tama. So, guys, without further ado, Sir Mike, Shook Rager's first pick is... Tarong. Mali. Tamaguchi. Tamaguchi. So, the first pick ng Shook Rager's is the former Execration player and mid-carry immortal si Terong Blade. Yan, kita nyo naman yan. Bakit si Terong yung pinili niya, mga tropa? Kasi ano eh, kulang kami sa core heroes. Kasi core heroes? Hindi. Ay, core heroes. Core player. Core player. Kulang kami sa parang yung magbubuhat talaga. Yung galing. Yung tatapos. Yung position 1 na maybe, mid maybe, carry talaga. Okay. Na yung player na kung saan ka magpa-play around. Okay. Kung saan ka magbe-build around, parang gano'n. So, let's see kung ano yung responde. Mm-hmm. Nung, I mean, reaction ng mga netizen natin, ha, sasabihin nila rito. Okay naman daw yung pick. Actually, predicted na rin natin na para sa akin, yes. First two picks tong si Terong, mga sir. And ayan na nga, with the first pick, Shook Rager's, together with Nate, Casey, Axel Jr., Sir Mike, si Terong ng Execration. Di ba tapos yung draft day natin? Mamaya, sa fourth pick, babalik kayong dalawa rito para kunin yung inyong pangalawang player dito sa draft. Okay? Yes. Thank you, mga tropa. Next, pasok natin yung solid pushers. Etong draft na to, mga sir, seryoso na to. Ito yung makakapag-make or break ng isang team. Pagkapangit yung draft day nila, tatrashtokin sila buong season. So, kailangan magseryoso, ha? So, Terong is now a part of Shook Rangers. So, pasok. Yan. So next naman on our table, the representative for Solid Pushers, their new player, Kyle. And then their munti ka nang mawala, si Sean. So Sean, before we continue, kamusta yung onboard ni Kyle dito? I mean, yun na nga eh, sinifil at home na naman agad si Kyle sa Solid Pushers. Kasi nung last season, desabog sila, nakita namin. Okay. Ganun din kami nung last season. Desabog kaming lahat. And then, pag trade pa lang for Arts for Kyle, naisipan na ni Pillage, yung aming GM na, hindi na daw ako i-let go. Kasi, parang si okay na yon. Okay na yung trade na yon. Isa na lang na pro player ang kinakailangan namin. Which is, yung aming second pick ngayon. So, si Kyle dito, maganda yung magiging role ni Kyle. Kyle, kamusta ba yung onboard mo? Medyo pagod kasi galing pa akong Los Angeles. Grabe ko naman sa Los Angeles talaga. Joke lang. Masaya kasi nung nasa Genius Hunters ako, medyo di pare-pares yung trip namin. Okay ba yung trip ko sa kanila? Siguro mahanap ko to sa Solid Pushers. Okay. Mahanap yun, tre. Huwag kong magalala. So, ano naman yung hinahanap nyo sa inyong pick, Shad? Ang hinahanap namin, kasi yun nga, sinabi ko kanina, Kuya Nick, na desabog din kami. Okay. Kumbaga, ginagawa ko lahat sa mid. And then, nag-aalala ako dun sa ibang lane
na okay. Nabubugbog din. So, nag-try hard kami. Sa sobrang try hard namin, ang laki din ng expectation, eh, nagfe-fail yung iba, eh, din sumasabog pressure, kami. Pressure. Na-pressure na kami lahat. So, okay. Ang kinakailangan namin ngayon is one true carry. So, one true carry. So, for the second pick, yung solid pushers will be picking Jules. So, ayan na nga po. Jules is your new player for solid pushers together with Sean, Shola, Kyle, Lai, and Herbs. Herbs. With the manager, si Tropang Pilaj. Okay, mm-hmm. So, ayan na nga po. Let's see kung ano yung kaya nilang ibigay sa darating na season 2. And that's it for you guys for this draft yeah. day. Kumpiyansa ba na okay yung ginawa nyong move for this season? Sa draft pa lang kay Kyle, okay na kami. Draft kay Kyle, pick kay Kyle. Pag trade pa lang kay Kyle, okay na kami. Pag pick pa lang namin kay Jules, sarap yun. Sa ears. Sarap na kami okay. dito kasi pinakawalan nila yung halimaw eh. So nakuha namin to. Mamaya may announcement tayo pero nasabi ko na sa inyo announcement kahapon. Mm-hmm. So tatlong announcement yun, abangan yun. So salamat mga pare ko. Salamat and good luck sa inyo sa season 2. Papasukin natin yung pangatlong pick natin which is yung representative ng Opa Shakers. Pero with that, again, Jules is your second pick and he is now a member of Solid Pushers. Ka-1-2 punch niya si Sean doon sa team na yun. Opa Shakers! Eto na. Yung members ng Opa Shakers. Sino sama sa Opa Shakers? Ikaw lang? Oh nga pala. Opa Shakers na nga pala to, no? Akala ko, suk-suk-suk ka pa din. Full screen, direct. So, ang kasama natin for Opa Shakers is the newly traded player from Suk-Suk-Suk series. And then her sister and her captain now, si Alec. Lek, kamusta yung trade nyo kay Riz? Nagustuhan nyo ba yun? Nag-isip. Hindi, Kuya Nick, kasi gusto talagang kunin si Riz. Hindi naman sa pagiging bias kasi kapatid ko siya. Pero kasi kulang kami nung hard carry talaga. Mm. Na yun talaga yung role. Sa amin kasi parang halos support. Flexible lang. And ha? Yung nagapalit-palit ng roles. Iba kasi pag yung ever natural since position. Carry. Oo, natural yun. Yung na ang missing piece. And, as per our research, magkakampi na kayo ni Riz competitively since 2012. Anong unang team niyo noon? TNC Girls. TNC Girls. Doon pa lang, and then naging Freya. Hanggang ngayon, lumalaro po sila. And talo po sila doon. Yun lang, ibang usapan na. Ibang tournament yun. Ibang tournament na. So, ano ka pero mo? Yun! Ano? Hindi, wala. Declined. Wala. Egul. Ano yung hinahanap nyo sa inyong pick ngayon, Captain Alec? Sa draft pick, Kuya Nick. Draft pick. Mid lane. Okay. Mid laner. Yung kaya talaga mag-solid na mid. Oo. Pero ang problema mo dyan, ang mga mid lane na natural ngayon is si Ayane na lang. Panubs, di at nalamin laruan. Support daw, sabi nila. Fox naman, talagang support laruan. And then Ewe off lane. Okay? So, without out of the way, Opa Shakers third pick, they select Ewe. Yan, si Ewe. Ewe pa din. Si former Execration and Neon player. And yan na nga, Star Ladder Season 10 sa Kiev. Kasali rin sila ron. Nag-qualify sila. You're looking for a mid player. Bakit si Ewe, Alec? Hindi, ang totoo, Kuya Nick, si Ewe mag-offline, ako mag-mid. Oh, talaga? Charot lang, syempre. Siya mag-mid, si Ewe mag-mid. Tulog. Si Ewe mag-mid. Oh, kasi, Kuya Nick, kung kunwari naisip na rin namin yun na, for example, si Riz yung mag-mid, kasi nag-mid din siya. Ang mangyayari, makakatapat niya, Terong Jules. Which is, mga former pro players. Oo, parang mahirap naman. Parang magiging sacri lane yung kanya. So, ang susul, alay. Ang strategy nyo rito, tapatan ng pro player yung pro player. Oo, yan yun. Okay. Kasi kahit papano, di naman siguro siya mabubugbog yung sobra, diba? medyo lang, no? Pero, yun nga, yung mga makakatapat nyo sa mid lane, si Mau, si Jules, si Terong. Si Yowe. So, ayun yung mga kapat niya. Hindi, pag kalaban sila huyalo, ako mag-mimid. May strategy! Easy game! May strategy! Ay, naku po! Ay, parang mas easy! Oh, nagkakatrust mo ka na agad! Luna ka! Mas easy ka doon ka dapat!
Ano yan, mga SK mid, no? So, with that out of the way, ang mga members nyo ngayon, Rain, Alec, Reese, and then Ewe, Popeye, Jack, with sub si Boss B. So, sa tingin nyo ba, playoff bound to? Para sa season 2? Tingin ko. Oh, medyo. Hindi kumpiyansa, hindi kumpiyansa. Hindi kumpiyansa, hindi kumpiyansa. Hindi. Ano, oo, syempre. So, yan ang tanong natin. Tandaan nyo, season 1, nag-playoffs kayo. Diba? So, let's see kung maging playoff team din ba to sa season 2. Salamat sa inyong oras, ladies. And good luck sa season 2. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ay. Thank you. Salamat, salamat sa Opa Shakers. And with that, Ewe is now officially with the Opa Shakers. Mapaganyan na Ewe. So we can say na Ewe is the Opa Bulldog. Yun lang. Thank you. So pabalikin natin yung dalawang members ulit ng Shook 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 Ragers para pumili ng kanilang pang fourth pick. So thank you Riz and Alec, salamat sa inyong oras. Mag-prepare na kayo sa mga streams nyo. Kailangan humabol sa streams. Shook, shook, shook. Pasok. Pasok ulit kayo. Sabi ko sa inyo, we will meet again. And what a turn of event, ha? Kasi we were expecting na yung third pick. Hindi ka pwede pumasok. Wala kayong pick, eh. We were expecting na si Fox yung mapili dito ng Opa Shakers. Yeah. Pero they went for Ewe. So, is this something that you expected? Yes. Ah, yes. Talaga? Yes. Na-expect ko to. All according to plan. Oh! Expect kasi, the unexpected! Oh. Kasi ako, ginawa ko naman yung research ko. Yung mga whispers, narinig ko, gano'n. Pero para sa akin, expected rumors, naman. Rumors, yung mga rumors. Okay. Expected na naman para sa akin. Kasi medyo nabasa ko na kung yung gagawin ng Opa Shakers. Siyempre, galing ako doon dati. So, tama nga rin naman. Medyo expected. Kumbaga, alam mo na yung mga communication nila. Yes. So, with that out of the way, fourth pick for the Shook 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 Ragers, they pick? Fox. Yun, nakuha nila. Fox. Yung isa pang pro player, former Execration player, now Execration coach, Immortal player, Starladder Season 10, kasali siya dyan, and then yung Nationals, siya rin yung coach ng SUA, yes. Execration PH. And with that, ang lineup na nila is Terong Fox Connection. Yes. Together with Sir Mike, Nate, Casey, and Axel Jr. How are you liking your roster so far, mga tropa? Hindi like. I love it. No. Ah! Ito naman yung sinabi ko kay Mike. Eh. Minimum expectations namin is dapat playoffs. Pero syempre, maximum expectations finals, is finals championship. Okay. Karan yun. So, yun na nga. Yun yung advantage ng two picks. Yes. Yun yung advantage. So, kaya sinabi ni Elo na A-plus yung move nila nung off-season kasi instead of Rebo, napalitan nila yon with Fox. Yes. So, yun na nga. Salamat, mga pare koy. And, we'll see you on the season 2 itself. Yes. And sa announcement ko mamaya. Ayun. Okay? Abangan. Thank you, thank you. Salamat. Ang sabi ni Yamaguchi? Ang sabi, Tamaguchi, ang sabi? Sobrang galing nyo nga. Sobrang galing nyo nga. So, yung Execration Connection, no? Yes. So, now we will call naman yung members ng Idol Spirits. Season 1 Champions, ayun. Idol Spirits. Thank you, mga pare. Good luck sa season 2. Thank you, Kuya Nick. With that, official na po yung Execration Connection ni Yamaguchi at Tamaguchi at saka ni Fox will be playing for the Shook 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 Ragers. Mahusay. Pasok! Pasok! Isa pa. Ito, dalawang bigatin. Oh, dalawang bigatin. Grabe naman yun, oo. Oh, oh. Opa. Ano opa ba yan, opa? Opangit. So, yung headset nyo, pakisuot na lang, mga opa. Season 1 Champions! Alam nyo naman yun. Nakuha nyo na ba yung premium nyo? Yes. Yan, nakita-kita, tatabahan nyo na ngayon na wala ba tayo dyan? Pero ito na nga yung Season 1 Champions and they owned the fifth pick. Walk us through kung bakit di kayo gumawa ng major change dun sa off-season, Joby. Hindi kasi, yung sa laro namin nung season 1,
consistent naman yung mga galaw namin. Kaya sa tingin ko wala naman dapat palitan. Walang dapat baguhin. Pero we'll see ha, sa upcoming season. And yung captain naman, tahimik na si Axel eh, no? Yung sa season 1 ba, masalita si Axel, ma-shot call, o talagang tahimik na talaga? Tahimik lang siya, talagang nakikinig lang siya kung ano yung mga dapat gawin. Ayan, ganyan lang siya. So, eto na nga sa inyo, fifth pick. Wala nang patumpit-tumpit pa. Dalawa pagpipilihan nyo, Banoobs at saka Ayane. So, with the fifth pick, Idol Spirit select Ayane. Yun! Ayane is the former TNC Amazon player. And yun yung mga achievement niya, yung mga girls tournament, mga sir. Axel, hey. Bakit si Ayane ang pinili nyo? Kasi kung pipick pa namin si Banoobs, eh baba naman lagi yung Earth Spirit. Di rin niya malalaro. Di rin magagamit si Banoobs. Okay. Pero ang tanong, meron bang lugar si Ayane sa Idol Spirits, Chubby? Meron naman. Kasi may... Pinag-usapan na rin namin yung ano eh, magiging adjustment namin once na kinuha namin si Ayane. Oh, sabi ko sa inyo, nagre-ready yung mga... Akala nyo, biru-biruan lang to, no? Akala nyo, biru-biruan to. Ang tanong ko ngayon sa inyo, una kong tanong sa inyo is, kaya ba mag-playoff ito ng game, ng season 2? Siyempre. Okay. Kitakits na lang ulit sa finals. So, ayun nga, tatalawin dapat kita. Kaya ba mag-finals ulit nito ng season 2? Aba, siyempre naman. Sino sa tingin mo yung isa pang mag-final sa team? Sila Kuya Alo. Oh! Oh! Bayad! 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 So, ayan na nga po. Thank you for us being here. Joby, balikan na ng Cavite. Ang bilis eh, no? Wala pa 5 minuto. And thank you rin, Axel. Officially, kasama na sa champion team si Ayane. Oh, yung isang ano ko, video ko ah. Isang video ko. Oh. Okay. Thank you, thank you. Yung nakahubad ka? Hindi, uy. Sorry. Ayan na nga po mga sir. And tatawagin ko ulit yung aking partner dito na si si Alo. Yan, partner. Ah. Ikaw na rin natitira dito. Oo nga eh. Dami ko choices. So, with that, pag-isipan mo mabuti kung sino pipiliin mo. Ano bang kailangan ng team nyo? Marketing. Marketing? Kasi kula kami. Sponsor lang hanap namin dito. Magagaling yung mga streamer magaling, nyo. Magaling. Batman. Batman. GBB. GBB. Job. Bisaya Pride. Job. YouTube Pride. Yowe. O, Cebu Pride. Tapos pro player nag-stream. Tapos ikaw pa. Ako pa. Oh. Tapos, kailangan namin Ragnarok. So, Banoobs. For the sixth pick and the last pick ng ating Civil War Season 2, the Badmanatics that Alo Academy select, Banoobs. Wala nga po. Dami pamimilihan eh. In-exit ko ba na si Banoobs makukuha nyo? Expected na yan. Nung pagkakita ko palang anim yung pipiliin, tapos kung sino yung pinakaan, oy, naku, Banoobs nga ito. Yun na nga, yun mga na. Sir. Oo. So, prediction, finals talaga? Finals talaga. Kahit si Banoobs? Oo, ang tanong na lang dito, kung madudungisan ba kami ng kahit isang beses matalo sa playoffs okay. Or kahit ano, group stage, or talagang dire-diretso ng finals na walang talo. Yun okay. Lang talaga ini-expect ko dito eh. So, yan na nga po, official na po. Uy, kita mo naman si Banoobs. Yan o, pag nag-tandem yan, basa ka Badman. Woo! Badman, Banoobs, no? Pares may ban, no? Ba? Baba no? So, ayan na nga po, officially si Banoobs, yung member ng Badman natin sa Alo Academy. Pero huwag na tayo umalis, ha? Huwag na tayo mag-break. Tatawagin natin isang guest natin dito na hindi nakapag-pick. Gusto kong talungin. Kike Sarap! Eto na nga po, si Kike dito. Pasensya na kayo. Hindi kayo nakapasok ng draft, Kike. Bakit hindi kayo nakapasok ng draft? Hindi ko alam. Bakit? Di ba tinanong ko nga sa'yo, bakit wala na kaming pick? Sabi ko, bakit hindi kami magpipick? Oo. Tapos, ikaw sinisisi ha? Hindi ko nga alam sa kanila, sila sa'yo nagdidesisyon eh. Oo. Pero, eto, tinanong ko yung mga former teams. Ha? Tingin mo ba playoff bound yung Genius Hunters? Siguro naman. Nakaabot nga kaming finals, di ba? Siyempre kaya. Pero iba pa rin kasi pag meron kang pro player sa team mo. Siyempre ako hindi ko naman alam na sila naman nag-desisyon. Pero tignan na lang natin. PMA na lang? Oo, lalaro na lang din kami. Malay mo naman, siyempre si Rebo, divine ano yun magpakitang gilas, no? Malay mo, biglang mag-boom yun. So, sakto habang nandito ko ngayon, again, check natin yung mga roster ng bawat team after the draft and then may tatlong balita ako sa inyo sa dulo ng stream, okay? We'll start first
with Shook Ragers. So yung kanilang updated roster, ayan na nga. Grabe, ang solid. Ang bilis ah. Ang solid niyan. Ayan o, si Tero nga sabi sa akin kaya na bago ako pag alis. Sayang, hindi niyo ako makukuha kasi parang feeling ko kunin na ako nila Sir Mike. Hindi talaga ay wala talaga ay makukuha. Wala talaga ay makukuha. Kung hindi kasi kung hindi nila kinuha si Rebo, siguro baka makuha namin si Fox. Grabe yung, diba? Grabe kasi yung move niyo doon patalo. So eto, Terong, Fox, Ishii, Axel Jr., Nate, Sir Mike, Casey. Tulungan niyo ako. Paano nyo i-construct yung team na to? 1 to 5. Sino yung carry? Sino yung support? Support yan si Nate, di ba? Post 5 yan. Siguro si Sir Mike din mag-support na yan. Si okay. Casey yung carry. Tapos si Fox kasi pag nakakalaro ko yan, off lane. Okay. Mid-terong. Mid-terong. Si Sir Mike siguro magpaparaya na yan para naman hindi sila ma-auto-diretso. Pero sa tingin mo ba, pwede rin ba mag-carry si Sir Mike dito? Pwede rin siguro. Tapos off lane Casey, no? Mid-terong. Tapos si Fox mag-support. Fox, Nate, support. Okay. Lo, anong tingin mo rito? Anong position nito sa season to natin? Mid-terong. Hindi, I mean na position. Sa ano talaga? Sa buong season? Buong season. Siguro, mga papasok naman ng playoffs yan. Pero round 1 pala ng playoffs, babagsak na rin. So, mga anong position na? Third, fourth? Third siguro. Third. Pwede naman third. Parang naikita so, mananalo siya sa battle for third? Oo, oh, battle for third. Yun. Mananalo naman. Nakikita ko nga sila yung parang solid ngayon eh. Yan, solid. Prediction mo. O, saan sila? Saan sila ngayon sa season na to? Siguro baka sila yung pamalit sa amin sa finals. Finals. Okay, pang finals. Pero hindi maging champion. Ewan ko dito. Ito, bida-bida, di naman naglaro nung ano. Bugbog naman kayo, di pa ka lumaro. Di pa ka lumaro, bugbog sila. Habang naglalaro kami noon, pinapanood kasi si Badman. Tawa ko ng tawa. Yung naglaro siya. So, next naman sa ating team, Solid Pushers. Ayan yung Solid Pushers. Their acquired new player is Jules together with Sean, Shola, Lai, JB, Orbs, and yung former member mo si Kyle. Lo, ikaw magbigay. 1 to 5. Yan, ang feeling ko, may chance sa finals yan na makaharap namin. Sinong, solid ulit to, solid. Ha? Solid ulit to, solid. Sumolid na yan. No, season 1, solid na sila. Hindi, kasi nakakuha na sila ng momentum eh. Kumbaga, alam na nila yung strategy. Experience. 1 to 5 nga, 1 to 5. 1 to 5. Siyempre, ang mid mo dyan, si Jules, carry mo si Sean. Offlane mo si Lai siguro and then Kyle Shola palitan sa support. Hindi, ako siguro mag-support na tong si si Lai. O kung mag-support si Lai, pwede mag-offlane si si Kyle. Si Kyle. Tapos yung connection ng dalawang babae sa support. Okay. Makay, prediction na placement nila sa season 2. Third siguro. Third. Alo, prediction. Mga finals or third siguro din. Finals third. So, sila yung makakaharap niyo sa finals. Ayan na yung solid sila. Pushers, mga sir. Next on our team, eto na yung trifecta. Yung OPA Shakers. Alec, Reese, and Rain together with Jack, Popey, and Ewe. Tatlong magaganda, tatlong balawis. So, manager yan. So, ikaw naman, Maki, 1 to 5. Ayan talaga, si Ewe talaga gusto ko makuha sa amin kung may pick kami. 1 to 5 ng OPA Shakers. Yan, mid si Ewe. Mid si Ewe. Okay. Carry si Riz. Okay. Offlane si Ale. Okay. Support si Rain sa si Popey. Okay, palit na sila ni Jack. Si Popey, kasi di naalisin si Popey niya. Siyempre, alisin niya si Jack, si Rain mas pipiliin nila. So, papalari nila mas marami si Popey. Oo. Okay. For si Popey. Prediction. Pwede rin ito mag-finals eh. Lahat? Pwede ah. Oo, kasi si Alex sobrang consistent sa offlane yun eh. O ikaw, Lo? Dahil hindi. Siguro ko isa to sa mga matatanggal kaagad. Bold statement! Real talk lang. May isa akong siya. Yung statement mo na ba yan as part of Badmanatics or as part of Analyst? Analyst. Ibig sabihin walang hate na kasama yun. Walang hate na kasama to. Sadya, dama niya talaga sila yung finals. Real talk lang. So, patunayan na lang nila. Di ba? So, out of the way, next team, Genius Hunters. Yan. Dan, Eric, Makay, Rebo, Arts, Joma, Jazz. 1 to 5. Ikaw tatanungin ko. Bilin ko kami na yung unang matatanggal. Ikaw, hindi. Huwag mo na prediction muna. 1 to 5 muna. 1 to 5. So, kasi palitan kami ni Dan. Okay. So, pwede siya mag-carry. 1-2 punch yan. 1-2 punch. Okay. Si Jazz, di ba na yan?
manager. Oh, wala. Pwedeng lumaro, pwedeng hindi. Hindi, wag na paglaruin, manager, manager na lang. Okay. Si Eric 5. Okay. Si Joma 4. So, yung dalawa, pwedeng mag-play palitan ng off-lane. Si Rebo, si Rebo saka si Arts. So, ayan, prediction. Ayan, feeling ko kami na yun na matatanggap. Ay, walang PMA ito. Walang PMA rin. Joke lang. Hindi, syempre, ako, ano lang ako sa kanila, kung ano yung decision nila, sinunod ko lang. So, nandiyan na, hindi, oh, lo, prediction lo. Ako, sure ako dito, sila talaga unang manalaglag. Palit kay sir. Siguro, ipapanalo ng games ito, mga dalawa lang. Oh! Tatalunin nyo to. Ah? So, easy game sa inyo to. Easy game. Basta magkalaro ka lang. Easy game to sa inyo to. Kasi babi lang sa magdali. O, ngayon, binibigyan ka na ng deal. Pag nagkalaban pa kayo, lalaro ka daw. Pag ako lumaro, badman nga yun, carry. Kita mo yung gagawa. Paano pa pag ako nag-carry to, hindi lalo kayo nabugbog. Hero mo nga lang sa offlane, ano, Batrider, pag wala na, hindi ka na maglalaro. Akala mo lang yun, boy. Lahat ng lumaro ng Dota 1, kahit anong hero pwedeng gamitin. Di ba sabi niya, hero lang niya, Batrider, binan, nag-bristleback siya. Nangyari. Ayan na nga. Mga sir, aabangan natin yan, ha. Next, yung former, yung defending champion, Idol Spirits. Calbs, Axel, Jovi, Mao, Diane, Eugene, and their new addition, Ayane. Si Ayane. So, 1 to 5 muna tayo rito. Lo, ikaw na magbigay. Siyempre, yung pa rin naman, sa tingin ko si Ayane, kung ikikerry nila to, si Jovi magsusupport. Kasi nagsusupport naman si Jovi, pero masyadong risky yon. So, I think, minsan, baka hindi lumaro si Mao. Jovi, Ayane. Mid Jovi, Ayane. So, palit na si Ayane tsaka si Mao. Sa tingin ko. Tapos, stay put yung dati. Mm. So, position sa ating prediction for season 2. Ako? Oh, prediction. Sa tingin ko, delikado pa ito eh. Baka isa ito sa matanggal eh. Oh, ikaw. Ako, ano yan? Ang mangyayaring line, ano yan, line up. Mid niyan, si Ayane. Kasi doon talaga siya marunong comfortable, eh. Tapos, carry pa rin yan si Jovi. Okay. Offlane si Mao. Okay. Tapos ayan, support si Diane, saka si Axel. So, okay. Si Calbs ang ano mo? Oo, feeling ko hindi siya yung... Upo muna si Calbs. Siya yung feeling kong hindi muna makakapag-play. Siya nagpanalo? Prediction. Siguro mga third din, or pwede rin sila mag-finals. Pero hindi mag-champion. Sinasabi ko sa inyo mga sir. Ikaw na talaga yung champion. And then last, sa ating team, ito yung expansion team natin. The Alo Academy Badmanatic Squad. Alo, Badman, Chibibi, Yowie, gusto Kuya Jep, Kuya Job, and their new member, Noobs. 1 to 5, Lo. Ikaw tatamayin ko rito. Ha? 1 to 5. Mid talaga yan si Yowie. Okay. Kaming anim, kahit saan kami na dyan. Rumble na yun. Rumble na yun. Ang maganda sagot. Para unpredictable, no? Unpredictable talaga. Unpredictable. Basta alam yung mid si Yowie. So may plus 1 na kami na lane. Abangan nyo na lang kung alin pa yung lane na ipapanalo namin. Oh. Paano pag wala na si Yowie? Bakit mo wala? Hindi, paano pag siya nakapaglaro? Hindi, nakakontrata na yan. Nakakontrata na yan. Hindi pwedeng hindi lumaro. Paano nga pag di, kunyari, isang game di siya nakapaglaro, sino magme-meet? May ano muna. Reschedule yun. Reschedule yun. Isip, pagbasa ba yung court sa basketball, niya reschedule. Reschedule din. Pwede ko naman basahin yung ano. Actually, pwede ka, para kasi Jaworski eh. Playing coach ka eh. Playing coach ako. Bakit? Maganda yung mga decision mo for the team talaga mismo, no? Matik yun. Walang bias. Walang bias to, ha? Prediction mo sa Alo Academy Badmanatics. Basta hindi maglaro si Yowie, hindi yan magcha-champ, hindi yan magpapay. Hindi, prediction lang. Prediction. Sabihin mo na, alam ko na may sasabihin mo eh. Siguro mga third. Ako. Siguro, mga third din. Mga tatlo lang yung matatalo sa amin. Pero 2-1. Kung sakali man, makasulot ng iba yung, siyempre, pro player. Mga 2-1 lang, tapos... Tatanungin kita ulit. Yung statement mo na ba yan, coming from a member ng Badmanatics o analyst? Analyst to. Oh, walang real to. Walang halong bias. Ito, sinasabi ko na sa inyo. Iba yung galawan namin sa mga galawan nyo. I-quote mo yun, ha? I-quote mo yun, ha? Iba yung galawan namin sa mga galawan nyo, by Alo, ha? Tapos isang best lang naman siya maglalaro. Di mo kasi... Depende yan. May ACL pa ako. Masakit siya itong daliri ko. Di ba sa group kami, nandun na sa loob. Sabi ni Ayane, bakit hindi maglaro si Alo? Masakit yung daliri. Matala na niya sabay hindi naglaro. So, ayan na nga po yung mga teams natin. Mamaya, mag-post kami dyan. Sino sa tingin niyo yung biggest winners and biggest losers after mga draft natin? Pero with that out of the way, meron tayong tatlong announcement.
Okay? Meron tayong tatlong announcement. Una muna, direct, ready ba announcement natin? Yung, saglit daw, ina-ready lang daw. Mm-hmm. Ano ba yung tatlong announcement ko? Teka, inisip ko eh. Tatlo yun eh. Dalawa na lang ngayon eh. Paalala mo na lang sa akin, may nakalimutan ako. Ay, di, alam ko na. Alam ko na. Ready, Direk? Nako. Ready? Nang? Hindi, hindi mo na yan yun. Hindi mo na yan. Meron tayong pre-season. So, naku, patay tayo. Naku. dito na. So, yung una naming announcement, starting tomorrow. Bukas. Bukas na kagad. Bukas na? Bukas na kagad. Hindi pa naman yung Civil War Season 2. Meron tayong pre-season bukas. Yun, no? Yung anim na teams na laro, required lumaro yung mga rookies. Yung mga bago. Tapos, nasa team na yan, kung papalaro nyo yung mga superstar nyo o hindi. Rookie. Superstar. Meron yung mga superstar. Okay? Depende na sa inyo. Meron ba superstar sa inyo? Wala eh. So, kunyari, okay. sila Alo, lalaro si Badman, si Banub, si Kuya Job, si Guso, Si Alo. O, yun. Lima kayo. Aray. Huwag yung muna paglaroin si Yowie. Okay. Diba? Pito kami. Ako, saka si Yowie, di muna lalaro. Chibibi, tsaka Guso. Maganda. Okay, yun. Sakit nung ano ko yun. So, pre-season po tayo. Two days yan. July 1 and July 2. Ang format natin doon, yung anim na team, hahatiin natin sa dalawang groups. And then, round robin, best of one lang. Mm. After nung round robin na yon, kung sino yung magka-top 1 on each group, finals ng second day, best of 3 lang. Mabilis lang na laruan. Para ano lang, parang preview lang. Tamang patikim lang, ha? Bukas yan, mga sir. Abangan nyo yung pre-season ng Civil War. Yeah, meron tayong pre-season dito, syempre. Makasamakit yung daliri. So, ito yun. Tapos yung next natin dito na balita is going to be sa mga tropa natin dyan na nanonood at sumusuporta sa Civil War, yung finals ng Civil War will be held sa High Ground Cafe for Season 2. Sure na. Hindi lang finals ha, pati yung All-Star. All-Star plus finals will be held sa High Ground Cafe. So, pwede nyong mapanood, makasalamuhan ng live yung mga favorite player nyo. So, open sa lahat. So, Yowie, mag-ano ka na, mga siguro, first week ng August, yung kung sakasakali yung finals, yung flight mo, papunta rito kasi magka-grand finals tayo. Mga August yon, maghanda-handa ka na. Hindi ka man makapag-TI, makapag-lulupon Civil War finals. Ang yaman ni Kuya Nick, sponsor mo lahat. Steady ka lang. Shoutouts nga pala sa sponsor natin, si B-Game! Ayan, shoutout sa B-Game. And actually, apat yung news natin ngayon, di ba? Yung una nga is yung pre-season starting tomorrow kasama yung High Grounds na LAN finals natin. Mm-hmm. Yung pangatlo is yung start ng Civil War Season 2. Yeah. Okay? As much as we would like to deliver this one to you ASAP, mayroon tayong TI qualifiers. So, yung TI qualifier natin will run up until 19. Hindi mo ako paglaro si Yowie. 19. Hindi. Steady ka lang. Isa mga commissioner to. Steady ka lang. Baka naman. 19. Hanggang 19 yung qualifiers. Pahinga ng 20, 21 sa 22 Civil War Season 2. 22. Taray. Okay. Civil War Season 2 sa 22. Oh, July 22. Okay. So, yun yung pangatlong balita natin. Thank you sa lahat ng manood ng draft dyan. Epicenter natin, Liquid versus Virtus Pro. Vici Gaming on the Grand Finals. Yung pang-apat namin na balita, mga sir, makikita nyo sa dulo ng aming stream. Okay? Kaya huwag kayong aalis dyan. And ito yung pinalakas na Civil War Season 2. Sisimulan namin sa makikita nyo na pagbabago sa aming branding. Mm. Pero hindi lang doon natatapos yun, syempre. Meron tayong mga more content, trash talk, yan, behind the scenes, yung LAN finals. Abangan nyo po yan, mga sir. Pero so, mula rito, sa studio namin, sa Key Arena, sa Seattle, mga sir, this is Alo, this is Mackay, and this is Kuya Nick from your Civil War. And kita-kits tayo bukas para sa pre-season. Thank you for watching, mga sir. And eto na, yung bagong logo ng Civil War Season 2. Thank you mga sir, and have a great day.
Yeah.